Teka, sandali. Iba. Paano siya nag-propose sa'yo? Yeah. Siguro, kasi ano, yung mga foreigner po kasi talagang na-appreciate nila yung mga ginagawa mo kahit maliit na bagay, yung pag-intindi mo sa kanila. Tapos, ayun, bali, natuwa siya sa akin. And then, basta lagi niya lang sinasabi sa akin na, mahalin mo lang yung sarili mo. Andito ako palagi para sa'yo. Aww. Kita mo, sinagot niya yung tanong mo. Yung bakit siya nag... Ang tanong kasi namin, paano nag-propose? Paano siya nag-propose? Maganda ka pero bungol ka eh. Ano ba yung setup? At saka yun nun? Wala, yung setup lang sa room lang. Tapos sinabi niya sa akin, I have something special for you. Tapos sabi ko, what is that? What is that? Pero, may kunwari lang yung mga ganong eksena, alam ko na talaga na may binili siyang engagement ring sa akin. Ba't alam mo na? Sinabi niya kasi nung nasa US siya, sabi niya binilang kita ng diamond engagement ring. Tapos pagdating natin ng Thailand, ibibigay ko sa'yo. Napaka-anticlimactic naman. Sabi mo to sa jowa mo, wala siyang kakwenta-kwenta mag-propose. Kwento. Sana binlag pa agad. Di mo lang sinurpresa, sinabi agad. Baka yung surprise na lang is the timing, yes, kung kailan niya gagawin. Actual. Na sinabi nga eh, pag nagpunta tayong Thailand, ha, bibigay ko sa'yo. Tapos luluhod ako sa harap mo, ha, tapos gabuksak ko. Oh, pero ang mahalaga, yung important. Yung mahalaga yung important. Ang mahalaga yung important. Oo, oh, oh, diba? Mahalaga diba? Talaga yung important. Diba? Ang mahalaga po yung nagkakaintindihan kaming dalawa sa mga bagay-bagay. Especially, pag long-distance relationship, mahirap po talaga yung i-manage. As long as hindi nyo kaya i-manage. Pero, syempre, andun pa rin yung minsan magkakaroon ka ng anxiety, depression. Kasi nga, syempre, mahirap malayo siya. But then again, ayun ang magandang, maganda lang po sa relasyon namin is, araw-araw po talaga, yun yung routine namin na pagdating ng alas 10 ng umaga at alas 10 ng gabi, lagi kami magko-call time.